Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan ang sanansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagi ang pagkupkup. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyang, wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit, lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi
bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at sakluluhan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas. At sa gayoy, muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa ababong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salaril, guro ay patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Magsisi tayong matakos, alinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari't nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.
Naawa sa kanya ang hari kaya ay pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay, wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinibilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw napakasama mo." Sabi niya, "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday of the third week of Lent at napakinggan po natin sa ating mga pagbasa ang kabilang bahagi ng tinatrabaho natin ngayong Kwaresma sa ating mga sarili. Ang katapat ng pagtitika at pagsisisi, ang pagpapatawad. Ilang beses? 70 ulit ng 7 beses. Huwag na po ninyong bilangin. Ibig lang sabihin, magpatawad ng maraming beses para hindi na rin pagdusahan ang epekto ng kawalang patawad. Para na rin sa iyong kalusugan, for your own sake, forgive. Isa po sa mabubuting dulot ng paglalakbay natin ito sa mapanalangining panahon ng paghahanda ay ang pagkakataong hatid nito sa atin upang makaharap ng mukhaan ang ating mga sarili. Maaaring masorpresa ka pag nakilala mo ng husto ang iyong sarili at magulat ka sa kung ano ang iyong matutuklasan. Maaari nating i-celebrate kung sino tayo o maaaring dapat nating patawarin ang ating mga sarili at ang ating kapwa, lalo na po ang pinakamalalapit sa atin. Baka po kasi naging biktima tayo ng kanilang kawalang pakundangan o ng sarili nating katampalasanan. Alam niyo po kung ano ang kasalanan bukod sa pagiging sala o missing the point? Ito pong ating pinag-uusapan, kawalang pakundangan. Lahat pong kasalanan ay kawalang pakundangan. Lack of reverence o irreverence. O diba pag nangalo niya ka, kawalang pakundangan yun sa dignidad ng iba. Kung pumatay ka, kawalang pakundangan yun sa buhay ng iba. Kung nagnakaw ka, kawalang pakundangan yun sa pag-aari ng iba. Kaibigan, kung naging biktima ka ng kawalang pakundangan ng iba, hindi naman nakuha sa iyo ang iyong pagpupunyaging makahulagpos sa kalagayang iyon at sa mga negatibong emosyong dala niyon. May kakayanan ka pa rin na ma-outgrow
ang negatibong epekto sa iyo ng kawalang pakundangan ng iba. Kaya nga naririto ka, di ba? Dahil pinili mong tahakin ang landas ng pagpapatawad. Hindi mo nga lamang siguro eksaktong nalalaman, katulad ng karamihan, kung paano magpatawad ng lubusan. Gaya ng kailangan nila, ang kailangan mo at kailangan ko ay receptivity. Kakayanang tumanggap. Kapasidad na i-accommodate ang handog sa atin ng Diyos na pagpapatawad. Sino ba naman ang hindi mababalisa pag ginawan ka ng isang bagay ng walang pakundangan sa katarungan? Normal lang na ang maging reaksyon mo ay galit dahil nasaktan ka eh. Hindi pa kayo magkaayos ng nakasakit sa'yo, kaya lalong humapdi ang sugat, lalo namang natanim ang galit. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, minamahal kong mga kapatid, ibinibigay sa atin ang mahal na Poong Hesus Nazareno ang susi sa pamumuhay ng payapa ng mga matiwasay o yung wala masyadong baggage. Pamumuhay ng payapa, matiwasay na kalooban at payapang isip. Ano po yung tinutukoy natin na susing yun? Ang pagpapatawad. At pagpapatawad ng maraming beses. Halimbawa'y nag-decide kang sumimba para iparating sa Diyos ang iyong hinaing tungkol sa nanakit sa iyo. Pagpasok mo sa simbahan, ay naroon din siya. Nananakit sa iyo. Kumulo ang iyong dugo at nagsalimbayan sa iyong gunita ang mga alaala ng masasama niyang ginawa sa iyo. Sabi mo sa sarili mo, naku, bakit narito ito? Sumimba rin pala. Eh, mas masahol pa sa akin to eh. Kaya nga ba hindi ako nagsisisimba eh, makikita ko lamang ito. Lalo lang akong nagkakasala. Kapatid, lalo kang dapat magsimba. Paano po ba gagawin concretely ang pagpapatawad at ang pagpapatawad ng maraming beses? O alam na natin, kailangan tayong magpatawad. Hindi lamang dahil mabuti ito sa ating kalusugan, kundi ito'y ipinagputos ni Jesus na ating Panginoon. Eh, paano nga natin gagawin, concretely? Una, sa pamamagitan po ng pagkilala. Pagkilalang nasaktan ka nga o naging biktima. Ikalawa, sa pamamagitan po ng pagkompronta. Pagkompronta sa sariling galit at sama ng loob. At ikatlo, sa pamamagitan po ng matibay na pagdedesisyong babawasan mo na ang iyong galit. Naaapektuhan po kasi ang ating katawan ng kawalang patawad. Kung paanong naaapektuhan po tayo ng stress. Pareho lang ang epekto po niyan. Umiigting ang ating muscles. Kaya parang may palitada ang pisngi. Nagkakaroon ng imbalance o pain sa batok, sa likod at sa mga binti. Nagngangalit ang panga. Kaya nasisira tuloy ang ngipin at nagkaka-develop ng TMJ, yung sakit dito sa panga. At pag matagalan na po itong nararanasan, lalo pong lumalala,
sa paglipas ng panahon. Nariyan ang chronic na sakit ng ulo, tinatawag ito ng iba na migraine. Nariyan ang pamamanhid ng mga joints, hindi na makayuko, hindi na makaluhod. Pati blood circulation apektado, oxygen supply apektado, digestion constipated. Bumabagsak ang immune system at maging ang normal na paggaling pag na-injure ka ay bumabagal. Nagiging prone din sa aksidente kasi wala sa focus. Ang iniisip mo yung kaaway mo. Tapos nariyan na ang anxiety and depression. Hindi na makatagpo ng solusyon sa simpleng problema, lalo pang nagiging komplikado ang simple at madaling mapaaway. Dadalhin ka nito sa kalungkutan, sa karahasan, sa pang-aabuso o sa pambubusabos. Marami pang pwedeng sabihin, ang punto lang po ay ang sakit at sakit na hatid ng kawalang patawad. Kasi po ang karaniwang sukli ng galit ay galit din. Mas matindi pa. Magbabatuhan kayo hanggang sa pareho na kayong sugatan. Kung ang galit ay kagyat na reaksyon sa kawalang hustisya, normal lang po yun na maramdaman. Ang kaunti nito ay maigi sa psychological balance. Pero pag sobra, may dala ng problema. Ang magalit po ay pwede ring maka-addict. Nakaka-addict din ang galit. Lalo na kung nakukuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng galit. Ang tawag po doon ay instrumental emotion. Parang bata, mag-iiyak dyan, maglulupagi, maggugulong, tapos eventually makukuha niya na yung gusto niya para tumigil sa pag-iyak. Eh pagka ganito pa rin ang ating pamamaraan, matatanda na tayo, addictive anger na po yun. Nakasalalay po sa pagpapatawad ang katiwasayan ng kalooban. Hindi naman po nangangahulugan na hindi na tayo makakaramdam ng galit pag niyakap natin ang pagpapatawad. Mahalaga po itong bahagi ng ating emosyonal na puhunan. Hindi nga lang po lahat ng uri ng galit ay healthy. Nagiging unhealthy po ito pag naging resentment o sama ng loob o kawalang pagpapatawad na po ito. Ito po yung tinatawag na pagtatanim ng galit o grudge. Sa madaling salita mga kapatid, nakabubuti po sa atin ang pagpapatawad. Ang kawalan po nito ay parang laso na unti-unti tayong kukut-kutin. Physically, psychologically, at spiritually. Ang kakatwang paradox po ng pagpapatawad ay habang binibitiwan mo ang kagustuhan mong maghiganti, kahit sa tingin natin ay deserved ng taong ito na nakaaway mo, na paghigantihan mo siya, ang una pong nakikinabang pag nag-alay po tayo ng handog na pagpapatawad, ay tayo ring nagpapatawad. Bonus na lang pag nag-reconcile pa kayo. Nang iniutos po ng Diyos na tayo ay magpatawad, hindi po ito maganit na trabaho na dapat nating gawin grudgingly. Kundi magandang balita po ito na may ginagawa po tayo talaga na kabutihan para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Kaya para sa iyong kapakanan, magpatawad. Matutunan nawa nating magpatawad kung paanong nagpapatawad ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid,
manalangin tayo sa Diyos upang tayo ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Sa bawat dalangin ng atin pong tugon, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, umihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming ubispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aking mahango.
kapwa ko kasi bigo. Announcement for recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten recollection mamaya, March 19, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Earl Alison Valdez, ang ating pong attached priest. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiinawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patataginawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin, hinihiling, at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.